Hello everyone! Welcome back sa aming channel. Pag-uusapan po natin ngayon ang bagong trabaho from the agency. Hello everyone! Welcome back sa aming channel. Ngayon po guys, ako po ay magpapaback sa Pilipinas. Look, I have this box. So, habang ako nag-ayos ng aking ipapaback, ako yung mag-vlog para sa inyo. So, syempre, kapag talaga nasa abroad kayo, kailangan nyo magpadala ng mga something sa ating mahal sa buhay sa Pilipinas. Mga something na mga groceries na pwede lang pakinabangan, mga chocolate, kasi excited sila makatanggap ng galing sa ibang bansa, di po ba? Tama po ako, di ba? So ngayon, mag-aayos po ako ng isang ng box, na-tape ko na po siya, nang pinatibay ko na po siya, nilagyan ko siya ng, bigat naman ng box na ito, box pa lang po, mabigat na. Oh, nilagyan ko po siya ng duct tape sa side, para po mas matibay, hindi agad masisira. Pag napuno na po siya ng laman. So, yan po. Magpapabox po ako habang ako ay nagbablog about sa position po na binibigay uli sa inyo atin ng agency. So, ngayon, sandali lang po, ayusin ko muna itong box na ire. May mga siningit din kasi ako mga, hindi naman masyadong lumang mga sapatos ang anak ko. Nasayang naman pwede pa, di ba? Kaya ilalagay, isisingit ko lang po and ilalagay ko ng mga ibang grocery tsaka yung mga request ng mga kapatid ko ng mga pamangkin ko na gusto nilang ipadala sa kanila. Pasensya na makalat ang aming lugar. So, yan. Aayusin ko lang para at least hindi sayang yung box, di po ba, no? Para lahat ng space po is gamit na gamit po talaga at walang sayang. Narinig niyo po ba ako? Sandali lang ha. At pag-uusapan po natin ngayon ang bagong trabaho from the agency. So, eto po ha. Yung unang trabaho po is yung basahin ko na lang. Heavy duty mechanic. Na-vlog ko na to sa nakaraang kong videos. Aside from sa heavy duty mechanics po, kailangan din po ngayon ni agency ng CNC machinist po kasi sa dami po talaga na nagsisend sa akin ng mga resume from Taiwan. Sabi ko sa inyo, si fina-forward ko lahat ang agency, ang resume ninyo. So ngayon, sa agency, they're looking for a company na mag-hire po sa inyo. So sa mga kababayan ko na may mga experience ng heavy duty mechanic at saka CNC machinist, this is your chance po. Mag-apply na po kayo if you, kung nakapagsubmit na po kayo sa akin ng resume ng nakaraang mga buwan, kasi malamang nasubmit ko na sa agency yon. If you like, you can submit again. Or kung hindi naman, remind me na nag-submit kayo sa akin dati if you were in Taiwan. Kasi ang message sa akin ng agency, sabi niya sa akin, alam ko, Mabel, ang dami nagsisend sa iyo ng mga resume na mga sa gaitong position. So, this is the position na kailangan natin ngayon makuha na nasa labas na po ng Pilipinas papuntang Canada kasi para mas mabilis ang proseso. So, sabi niya, I have seen various profiles of the candidates that do this type of job as a machine operators. Kaya machine operators po, calling po kayo guys. And so sabi pa sa akin ni agency, I am confident you will be able to represent again as several resumes for this position. Particularly po talaga yung machines operators. Kaya sa mga kababayan ko na nasa Taiwan, sa Japan, Hong Kong, Saudi na may experience po, lahat kung nasaan mo kayong bansa, meron kayong experience na machine operators, heavy equipment mechanic po, submit your resume now, okay? Submit your resume. For the job description and details po, I'm gonna add in my screen na lang po. There's too many to mention po kasi this my video is a short video lang po para ma-shoutout ko kayo lahat. Kasi magpapabox po ako ngayon sa Pilipinas. Siningit ko lang ang video na ito. Pero, let's talk about more further din po sa position na ito. Mali lang ha. I have to read the description. Or, I'm gonna give you the qualification. Qualification is high school diploma. High school diploma po.
with general education degree, preferred lang po naman. So if you have a certificate or certification ng pagiging machinist or heavy equipment mechanic, it's an asset po sa inyo, additional asset po sa inyo at more chances na mapili po ang inyong resume. Yan po mga responsibilities, requirements, condition. I'm gonna add in my screen na lang po those some of the notes po para po ma-detail niyo po ang mga kailangan niyong i-ready bago po kayo mag-submit ng resume. So, yan po. And then the next one, yung una kong pong binanggit is sa heavy equipment mechanic. So, let's talk about po doon sa qualification po ng machine operators or machinist po. Ang educational requirements lang po or experience na kailangan ni agency or ni company is high school diploma, general education degree. Preferred po yun ha, kailangan meron kayong general education degree or yung tinatawag nilang GED. To meron kayo dapat at least certification ng Journeyman Machinist Trade Certificate. And you should have at least 3 plus years of experience as operating machines in manufacturer sa different environmental po na mga manufacturing. So yan, as I said, I'm gonna give you the details in my screen na lang po for your detailed verification para po ma-check nyo kung experience nyo is pasok po dito sa kailangan ng agency. So calling all guys sa aking mga kababayan na may mga experience ng pagiging heavy equipment mechanic, machine operator, this is your chance po. Good luck sa inyo lahat. And thank you all of you guys for your support. And shout out po sa lahat po ng aming mga parating na po ng mga food service supervisor. I'm so excited to see you guys. So, we're gonna make a vlog pag mag-meet na po namin silang lahat. So, watch out nyo po yung aming meet and greet po ng mga bagong parating na mga food service supervisor. And watch out nyo rin po ang marami po pong darating na mga aplikante, na mga successful candidate po from this agency na na-hired na po ng mga company. Different company po yun ha, hindi lang po isang company. So, excited ako doon sa isang nag-DIY din po. So, hopefully, kayo na ang next na makakating sa Canada. And your dream jobs in Canada is coming true! So, yeah. Sorry, itali ko yung aking box. So, magsisimula na ako ng aking pagbabox. Actually, magpapabox ako ng mga grocery po. So, kagaya ito, magpapabox ako ng mga chocolate sa Pilipinas. Magpapabox ako ng kape. Yan, mga kape sa Pilipinas po. Tsaka may pa akong asukal din. Yan, si Tim Hortons Chocolate. So, para po sa mga kamag-anak ko sa Pilipinas. Kasi minsan po dito, nagsisale po talaga ang mga products. So, siyempre, kaya naman i-afford mo sa pag-sale. So, matagal pa po ang expiration. 2024, why not, di ba? Why not coconut ipadala sa Pilipinas, di ba? It takes at least 8 to 10 weeks ang bago dumating sa atin, depende ko saan province. Ako po taga Laguna, so ganun po katagal ang dating. So yan, papabox po ako sa aking mga kapatid. May sugar din po ako, medyo mabigat, pero siyempre, hindi natin pwede i-carry sa luggage kasi mabigat, di ba? So kailangan tayo ipabox talaga sa ganito mga box, balikbayan boxes na ito. So may nagawa na po akong tatlong box, pang-apat ko na ito, oh my gosh. So anyway, yan po ang aking pababox. Meron pa akong isang Tim Hortons din na kape. So, kape, sugar, chocolate, candies, tsaka yung mga dilata din po na pwede sa Pilipinas kasi medyo may kamahalan din sa atin. So, yun. So, enjoy lang. So, kaya din po pag dito kayo sa Canada, hindi nyo po talaga may iwasan hindi magpabox kasi sisipin yung kaya mong i-afford, isi-share mo na lang talaga sa kababayan mo sa Pilipinas, sa mga kamag-anak mo sa Pilipinas. Kasi ang sarap ng pakiramdam pag nakatanggap ng balikbayan box sa Pilipinas.
So yun, guys. Thank you so much for watching. Enjoy lang. And mangarap lang po at magtiwala at magsyaga lang po sa application. So good luck sa inyong lahat. Bye for now. God bless.